na importante yan eh. Lagi tayong nahuling pagdating sa ganyan mga technology na improvement. Thank you so much, Sir Manny Altida. Now we have from Mindanet, Ms. Marge Candido. May habang, Senator. Sir, you are known to be very generous, especially sa mga pobre. So every time na nagalibot ka, daga nagahulat, daga nagalinya para maka hatagan ni mo o pagpinaskuhan. In your opinion, kini nga nanakod kadaghan ang mga pobre sa Mindanao sa Tibok Nasod. Daghan jud kay pobre. Kabalo ka yung class C D E. E B C D E. Yung C D E lang, yung D lahat D class nasa 48 million. Yung E nasa 9.8 million. Yung the rest ano na yung ABC. Ganyan yung ano natin, sa marami talagang naghihirap at nagugutom. Kailangan natin actionan at mag-focus tayo sa pagpapalakas ng ating ekonomiya para maraming mabigyan ng trabaho. Thank you, Sir Fed. Another question. You said in your previous interviews na tabangan ni mo itong mga nabiktima sa kapa. Willing ka magamit sa iyong mga kaugalingon na kwarta. Would it be better if bago ba ang sinasabi ko sa kanila, ibabalik ko yung investment nila sa papa, pero wag lang yung interest, yung capital lang nila. Pag nanalo na tayo lahat, kasi ginawa ko yung data ng kapa eh. Yung nangingi ako ng copy ng data nila, yung mga pangalan mo yung nag-interest doon. So, lahat yun, may record ako. Huwag lang alisin, iwala yung ano. Huwag nyo ilay yung certificate nyo. Kasi pag nawala yun, hindi pwede kayo mag-claim. Pagdating ng panahon. So, ganun. Maraming salamat po. Mr. Senator, we have with us from Periodico Norte, Tan Gorgonio. Mayang hapon, Sir Senator. Few questions lang. Pag-abot din mo sa Tagum City, ni diretso kang tugpa sa New City Hall. And then, ang Tagum City is more on reforma nga party. Then, post po sa city government na i-endorso ni mo ang city and the provincial slate dire. So, does that mean na duha ang mahimong presidente na kandidato sa Davao del Norte, Manny Pacquiao and Mr. Senator Lacson? Naniniwala ako na ang Bisaya talaga susuporta sa Bisaya. Alam niya sa totoo rin, bigay ko lang sa inyo explanation na kasi I'm hoping na susunod na maging presidente, maging pangulo ng bansa natin ay Mindanao pa rin para tuloy-tuloy yung development dito sa Mindanao. Kaya nga hindi lamang Mindanao kundi sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Ng pati Visayas, kasi napag-iwan na talaga tayo pagdating sa development. So, lahat ng mga Bisaya, alam ko, mas marami yung mga Bisaya, magtinapangay na ta, magtulungan tayo para, kasi pag, halimbawa, iba na naman yung maging presidente, hindi taga rito, ilang dekada na naman, 50 years, 100 years, para magkaroon tayo ng presidente na galing sa Mindanao. So, mahihinto na naman yung development dito sa Mindanao. Alam mo kasi, nakikita ko, isa sa sanhin ng kaguluhan dito sa Mindanao, yung walang development, walang improvement dito sa atin. Yun yung talagang isa sa problema ng kaguluhan dito sa Mindanao. Pero pag may development, may pagpapahalaga ang gobyerno sa bawat isa, lahat, walang pinapanigan, at maganda yung programa, I think mawawala yung kaguluhan dito sa Mindanao. Yan man lang. Wala naman sigurong tao na gusto palaging war. Diba? Walang ganun. Gusto natin mamuhay ng tahimik, pero paano tayo maging mamuhay ng tahimik kung nagugutom tayo?
paano mamuhay ng tahimik kung wala tayong tahanan, wala tayong sariling trabaho? Di ba, pero kung may trabaho lahat, then I'm sure wala talagang, walang mag-iisip ng kaguluhan. Di ba? Isipin lang natin yan, kasi itong Mindanao kasi, kaya maraming gano'n, kasi sa haba na ng panahon, sa tagal na ng panahon, walang talagang development na kamukha nung sa Luzon area. Which is unfair naman sa atin dahil isa tayo sa malaki na nagko-contribute ng pondo o tulong sa national government. Diba? Tapos tayo ang pinakamaliit na napaparty. Kumbaga, sa isang pie, kunti lang yung napupunta sa atin. Diba? Yun ang pagkakaiba. Kaya, itong programa ko, itong panggobyerno ko, ang sinusulong ko rito yung local autonomy. Para lahat, mabigyan ng pansin, lahat ng NGO, lahat ng lokal ay magkaroon sila ng mabilis na development sa kanilang mga lugar. Thank you. Sir, another question, sir. Hot issue ngayon sa Davao del Norte at saka sa Davao de Oro, yung issue ng kuryente. And then, meron ng lumabas na issue ngayon na there's a threat of a private takeover para sa electric cooperative dito sa Davao del Norte at saka sa Davao de Oro na sabi nila kung matuloy yung takeover is maapektuhan yung mga nasa bukid, especially yung mga sa malalayo na lugar. Anong take niyo po dito, sir? Isa yan sa kaya ko nga na may maintindihan ng lahat, kaya ko inaaway si Pusi dahil in 6 years, wala man siyang naipakita sa atin na ano nagawa niya, anong na-improve niya sa 6 na taon. Dapat, alam niyo, kaya nga pagdating ng panahon, manalo ako bilang presidente. Stricto kasi ako sa pagiging mga kapatid ko, mga sekretary ko. Dahil, ayaw ko yung wala ka, in 6 years, wala ka nagawa. Ba, ang sarap ng buhay mo, wala ka nagawa dyan. Eh, di ba, problema natin sa kurente, lalo na yung singil. Yung mahal yung kurente natin. Nakita ko yung mga problema dyan, hindi talaga inayos mula pa nung hanggang ngayon. Nakita ko yung problema, kaya ko sila inaaway. Hindi ko naman inaaway si Kusi sa sariling personal. Yung inaaway ko, yung ginagawa niya, na hindi niya ginagawa yung trabaho niya as a secretary of DOE. So, yun yung ano ko, na ma-improve natin dito sa, alam mo, dito sa atin, mas maganda rin i-promote yung hydro. Mas maganda yan, environmental friendly pa yan. At saka, hindi lang yan, ang power supply talaga ang problema sa bansa natin ng development, yung economic growth and development, kasama kasi yan. Kasi kung ang investor kasi, yung mga kaibigan natin sa ibang bansa, ng mga bilyonaryo, ang unang tanong kaagad sa akin eh, how's the power supply? How's the internet signal? Eh, di doon pa lang, sabihin ko na, alam na magsisinungaling ko, very good. O, di ba? Eh, dito na nga tayo sa city eh, ang hina pa ng internet. So, yun yung problema natin. Dapat doon pa na nagawa natin. Di ba? Leave behind talaga tayo, malayo nang napag-iwanan tayo sa iba't ibang mga bansa na tayo pa natuturo sa kanila mga araw. Thank you. Maraming salamat po. I'll have Ms. Sherian Torres of ABS-CBN. Ms. Sherian Torres. Gawa-gawa pa siya ng balita. Nagahapon. Pwede. Sige pa. Diyan ka na, Michelle, para mas malapit ka sa laptop mo while you're doing your news. Sir, magandang hapon. Sir, hapon ko lang. Kasi sa pag-iikot kasi natin, tsaka kanina doon sa Tagu, ang sinasabi ng mga locals is pagod na sila na makinig sa mga pangako ng politiko. Tapos meron sila mga concerns like livelihood, etc., etc. Ano yung masasabi nyo doon sa mga botante na parang ayaw nang makinig sa mga kandidato? Kaya nga ako tumakbo. Pagod na rin ako sa lahat ng mga pangako natin. Kaya ako nang tumakbo talaga. Kung, alam mo, ito lang, kung position lang gusto ko sa gobyerno,
pwede naman ako mag-senador. Siguro mananalo pa rin ako ng senador, di ba? Pero hindi yan eh. Either may position ako, wala. Kailangan mabago talaga itong pansa natin. Alam mo, sa totoo lang, yan yung napupuno na ako. Kaya nga sa Senate, pag naghihiring kami sa public works, pag-usapan namin ngayon, para pagsunod ng mga bagyo, ulan, wala nang mamasalantang mga pamilya, wala nang maladapay, wala nang mamatay, na hindi na bumaha yung Metro Manila. Wala eh. After, sabi ko, example ko lang, sabi ko, sige, anticipate na natin, in 2 years, 3 years from now, baka may marami na, may sakuna na naman, bagyo na naman, magbaha na naman. Gagawin na natin ito ngayon para pagka natin ang panahon, ready na tayo, walang baha mangyayari. Ngayon, nakadalawang bagyo na, nakadalawang baha na, may mga namatay pa. Walang, unang hearing pa rin, 2016. Sabi ko, ang sabi ko sa kanila, kung ako ang presidente, tapos kayo mga tao ko, pagsisipain ko kayo sa departamento nyo at pag-resigning ko kayo, umalis kayo, wala kayong karapatan dyan sa pwesto na yan. Yun yung ginagampanan. Pinag-usapan natin tapos walang resulta. Yan ang nangyayari sa atin. Kaya ngayon, wala tayong maayos na direksyon. Sir, follow-up lang. Ano yung, dun sa mga narinig nyo, ano yung pinaka gusto nyo unahin para dito sa mga taga-Davao, lalo na po yung thank you po. Ang pinaka-concern talaga, siyempre, hanap buhay, yung trabaho, at saka sariling tahanan. Marami ditong wala pang tahanan. Wala sariling tahanan. Marami walang mga bahay dito. At marami naghihirap na nangailangan ng trabaho, pero walang magkita ng trabaho. So, yun. Tapos yung mga farmers natin, yung mga fisher folks natin, kailangan tulungan. Ang problema lang, ang bawat galaw ng ating gobyerno, Walang pera. Kasi pag magkaroon mo ng pera ang ating gobyerno, mag-umutang. Bakit? Kasi ang pinakapuno dulo at concern talaga ng bansa natin, unang-una, supuin yung korupsyon. Pangalawa, mag-focus tayo doon sa ano ba yung pangailangan ng ating gobyerno? Yung revenue income ng ating gobyerno. Uulitin-ulit, revenue income ng ating gobyerno. Kasi may ginagastos ang ating gobyerno taon-taon eh. May ina-approve na budget. Ngayon, kung magsasuffer yung revenue income, ngayon, last year lang, di ba, ini-explain ko mabuti. Ang revenue income ng ating gobyerno, nasa 2.9 trillion lang. Ang in-approve natin budget, 4.5 trillion plus. Ang in-approve natin budget, magkano yung deficit nun? Ngayong 2022, ang proposed budget is nasa 5.3 trillion. But the income is bumaba ng 2.7 trillion. Kung ako ang padre ni pamilya, bakit di ako papayag na mas malaki? Tumaas pa yung gastusin natin sa bahay, tapos lumit yung kita natin. Di ba? So, ganun lang yun. Walang, lagi tayo nakafocus doon sa budgeting taon-taon, pero the question is, how about the revenue income ng ating gobyerno? Kaya lahat, bawat galaw natin, utang, kaya nababao na tayo sa utang, and yet ang mga tao walang trabaho, naghihirap tayo. Wala mag-i-invest sa atin kasi wala man tayong magagawang development. Unang-una, power supply. Nagsisortage tayo. Pag may nag-invest dito na malaking company, kailangan ng power yun. Power supply. Mag-shortage naman. Maapektuhan yung business na. So, wala mag-invest dito. Yung internet signal, problema rin yan. So, ang daming natin dapat ituin. Yan, dahil sa corruption, nangyayari yung mga ganyan. Grabe ang korupsyon. Maniwala ka sa akin. Kaya ako naglakas doon talaga na lumaban bilang Pangulo dahil gusto kong disiplinahin lahat at iayos ng tama ang direksyon ng ating bahay. Thank you so much, Ms. Sherrianne Torres of ABS-CBN. Now let's have from Truck News, Mr. Max Quindanao. Sorry, sir. Magandang hapon, Mr. Senator, si Max Quindanao po. From Bumburan, you for more than 10 years, ngayon publisher for more than 20 years as a committee. Now, my question is this. No? Ang taong, ang Pilipino, ang taong bayan ay naghihirap at hindi lang naghihirap na mamatay pa dahil sa kakulangan ng patuloy na gobyerno. Unang-una, yung corruption sa formalin. Yung sinabi mong korupsyon, tatlong korupsyon na sobrang talaga bilyon ang pinag-usapan. Now, hindi biro to, Mr. Senator.
kung ito ay bigyan ng solusyon. Pero ang tanong ko sa iyo, paano mo kaya magawa na ito ay mabawasan kahit hindi naman totally in-neutralize? Yan ang unang question ko. Alam mo, excited na ako kasi palaging korupsyon ang pinag-usapan natin ilang dekada na, pero walang nagkukulong. Sinasabi ko sa kanila, ito, UNTV yan, nakarecord naman ngayon, UNTV. God willing, manalo ako sa sunod na taon. Itong kamay ko na maliit na ito, lahat ng mga kawatan sa gobyerno pagsasamahin ko sa pulungan. Yan ang commitment ko na yan, hindi lamang commitment ko sa tao, kundi commitment ko sa Panginoon. Na lahat kailangan mabigyan ng mga lahat mapanong style, hindi man ko kinanglan magmamalikas para mapakita ang isip ko. Fighter ko pero hindi ko lang mamalikas, kaya hindi ko gusto magkasala, pero hindi ko mahado. Para ipakulong ipapreso tanan ng mga man, mawagin ni pangalan nila ko, na makitan sila tanan. Mawagin tayo ko, nag-announce ko, pag madaog ko, ang pinaka-unang pirmahan ako ng executive order 001, ang executive order ng pagbuhat o mega prison.